Narito na ang latest sa mundo ng movies and entertainment. Pelikula ng bunsong kapatid ni Coco Martin, hindi lang pasok sa MMFF New Wave Category 2015, pati na rin sa limang kategorya sa International Film Festival. At Michael Pangilinan, masaya sa nangyari sa kanyang career ngayong 2015. Ano naman kaya ang paghahanda niya sa darating na 2016? Ang kabuuan sa report na ito. Nominado sa limang kategorya sa 2016 International Filmmaker Festival of World Cinema, London, ang pelikulang Ari, My Life with a King, ni Direk Carlo Enciso Catu. Kabilang sa nakuha nitong nominasyon ay ang Best Foreign Language Film, Best New Director, Carlo Enciso Catu, Best Screenplay for a Foreign Language Film, Robbie Tantinco, Best Editing for a Foreign Language Film, Carlo Francisco Manatad, at Best Actor for a Foreign Language Film para kay Ronwaldo Martin, ang bunsong kapatid ni Coco Martin. Nanalo rin itong Best Debut Feature Film sa All Lights India International Film Festival last November at ipinalabas din sa Chicago IFF. Sa January next year ay kasali rin ito sa Dhaka International Film Festival. Bukod sa Ari, ang iba pang pelikula ni Ronwaldo ay Laut ni Direk Louis Ignacio, Tuos, Pamilya Ordinario at Kabisera with Nora Honor. Ito rin ay bahagi ng MMFF New Wave Category na ipalalabas na sa ilang sinihan dito sa Metro Manila. Samantala, thankful naman si Michael Pangilinan sa sunod-sunod na pagdating ng blessing sa showdown pa lang ng isang reality show. Pinatunayan ni Michael ang kanyang galing bilang isang performer. After ng success ng reality show, Michael sounds familiar naman ang agad-agad na hati ni Michael sa kanyang post-birthday concert na ginanap sa Music Museum noong Biyernes, na isa sa very special guest niya ay si Randy Santiago at isa rin sa mga hinahangaan ni Michael. Yung mga sumusuporta sa akin, kahit naman saan ako nagpupunta, meron namang talagang mga nanonood na sinusuportahan din nila ako. Sa harana, masaya, masarap sila katrabaho. Parang ano, yun nga, parang wala lang, para lang kami naglalarong apat. Una kasi, siyempre nahihiya ako kasi mga sikat na sila, mga malalaking pangalan na yung kasama ko. So nung nagkakasama kami, hindi nila sa akin pina-feel na parang maliit kang tao. Bukod sa pag-awit ng mga theme songs ng iba't ibang movies and TV series, nakatakda ring ilabas by January 2016 ang kanyang pangalawang album, Under Storm Music, maging ang kanyang unang pelikula sa mainstream cinema. Looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met. And what makes it last? If I found the place, would I recognize the face? Samantala, umatras man sa MMFF 2015, subalit tuloy pa rin ang pagpapalabas ng pelikulang Ang Hapis at hinagpis ni Hermano Puli. Ang pelikulang tatalakay sa buhay at kabayanihan ni Apolinario de la Cruz o Hermano Puli. Handog ito ng T-Rex Entertainment Production at idinirehe naman ni Direk Gil Fortes. Si Aljur Abrenica ang gaganap bilang Hermano Puli, ang lalaking namuno ng isang pangunahing himagsikan laban sa pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas. Nabatay sa isang pakikibaka para sa kalayaang pangrelihiyon at kasarinlan. Nilabanan din niya ang katolikong paniniwala dahil sa maling-aral na itinuturo nito. Makakasama rin ni Aljur sa Hermano Puli sina Luis de los Reyes, Enzo Pineda, Diva Montelaba, Marky Strom at Menji Covarrubias. Ito rin ang unang pelikulang pagsasamahan ng magkapatid na Aljur at Vin Abrenica. Abangan ang ilan pang updates sa mundo ng movies and entertainment maya-maya lamang.